Hello po, good evening. Good evening po. Ako po si Doktora Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist endocrinologist. And for tonight, i-discuss po natin ang tinatawag ho na radioactive iodine treatment. Ano ba yung radioactive iodine treatment? Ano ba ang mga side effect ng radioactive iodine treatment? Saan ba ito ginagamit? At paano ba ito nag-work sa mga merong hyperthyroidism at thyroid cancer? So karaniwan ho, yan ho ang isa sa mga treatment options na binibigay namin sa mga pasyenteng may hyperthyroidism. So bago ho ang lahat, manalangin ho muna tayo. Heavenly Father, thank you Lord for the wonderful night that you have given us. We praise and worship you, O God. Bless each one of us, O Lord. Heal those who are sick. And I pray, Lord, na makakatulong po tayo sa lahat ng mga may sakit na mayroong hyperthyroidism, na maintindihan po nila ang kanilang mga sakit. Heal our brothers and sisters who are sick. In Jesus' name I pray. Amen. So, maraming salamat po ginugol niyo po itong time na to para ho makinig sa lecture tungkol sa radioactive iodine. I suppose po na marami ho sa inyong mga nakikinig ngayon or nanonood ngayon ay merong sakit na hyperthyroidism at o kaya po yung tinatawag ho na thyroid cancer. So ano ho ba ang radioactive iodine, no? So ang radioactive iodine o yung tinatawag na iodine 131 ay ginagamit yan para sa hyperthyroidism at thyroid cancer. Actually, pag sinabi mong radioactive iodine, ang mga nasa isip ng mga pasyente ay parang nakakatakot, no? Pero actually, hindi po. Ang radioactive iodine ay generally safe yan, well-tolerated, at reliable treatment yan. Ang ginagawa ko ng radioactive iodine, tina-target niya po yung thyroid cells o yung thyroid gland po natin. At yung radioactive iodine treatment na yan ay ginagamit yan since the early 1940s, no? Matagal na ho ang experience ko sa pagbibigay ng radioactive iodine treatment. No, modesty aside lang naman po, no. Ako po yung nag-establish po ng parang nuclear medicine po or ng radioactive iodine po dito sa buong region 2 dito po sa amin, no. At yung treatment na yan ay nasa De Vera Medical Center. Nag-umpisa ako dyan 2005 pa. So mga 18 years na ako nagmamanage ng mga pasyenteng may hyperthyroidism at thyroid cancer gamit ang radioactive iodine treatment, no. Noong ako po ay fellow pa lang po sa UPPGH po, doon ho ako nag-fellowship ng endocrinology diabetes. Pinadala ho kami sa Philippine Nuclear Research Institute para ho aralin ho itong pagbibigay po ng radioactive iodine. So noong graduate po ako ng fellowship sa UPPGH at nagpunta na ako dito sa probinsya, isa po yun sa mga una ko pong ginawa or in-establish, yung nuclear medicine po sa De Vera Medical Center. Although ako po, hindi po ako nuclear medicine specialist, ako po ay endocrinologist, pero yung time ho na yun, nabigyan po ako ng yung license nga po para mag-radioactive iodine
treatment kasi that time po, hindi pa po madami ang mga nuclear medicine specialist. At dito sa region 2 po, wala pa po nga, wala po pa pong nuclear medicine specialist. So, yun. So, ano ba itong radioactive iodine treatment? No? So, yung sabi ko nga ho sa inyo, ginagamit natin ho ito para pagalingin ang may hyperthyroidism or toxic goiter, o ginagamit din ho natin yan sa mga pasyenteng may thyroid cancer. So, mainly ho ang ginagawa ng radioactive iodine treatment ay tinutunaw niya po yung thyroid gland, no? So, alam na ho naman natin ang thyroid gland po, nandito po yan sa harap ng leeg po. So, ito po yung tinatawag nating thyroid cartilage or laryngeal cartilage. Dito po yan. So, ang thyroid gland ho kasi natin, yan ang nagko-concentrate ho ng iodine, no? Nagko-concentrate ho ng iodine ang thyroid gland natin. So, pag ininom ho natin yung iodine 131, iodine ho yan, isotope po yan, ang tawag ho namin dyan, radioisotope, pumupunta lang ho yan dito sa thyroid gland natin. Kasi yan nga lang ho ang organ sa katawan natin na nagko-concentrate ng iodine. So, dito po siya. Anong ginagawa ng radioactive iodine? Ano po? Tinutunaw niya po yung thyroid cells, no? Dito sa thyroid gland natin. So, as an effect, no? Kapag kayo po ay may overactive na thyroid gland or yung hyperthyroidism, syempre pag sinira niya yung thyroid gland natin, eh di ko kukonte, kumukonte yung production ng thyroid hormone. Yan. So, ginagamit natin ang radioactive iodine sa mga pasyenteng may toxic goiter, yung mga may nodular toxic goiter, at sa thyroid cancer. No? Ang nagkakaiba lang ho dyan ay kapag sa hyperthyroidism, mas mababa po yung dosage. Nagre-range po yan from 9.9 hanggang 19.9, depende po kung gaano po kalaki yung thyroid gland at kung ano po yung result nung sa uptake. Usually ho kino-compute namin kung ilan po yung dosage na ibibigay ho natin sa mga pasyente. Doon naman ho sa thyroid cancer, paano ginagamot ng radioactive ang thyroid cancer? Kapag kayo ho kasi ay may thyroid cancer, so may thyroid cancer ho kayo, no? And then nagpa-opera po kayo. Nung na-operahan ho kasi kayo, hindi lahat po ng thyroid cells, thyroid cancer cells ay natatanggal po, no? Karaniwan ay iwan mo dyan yung tinatawag na thyroid bed, no? So, ang purpose ho ng radioactive ay para tunawin yung mga natirang thyroid cancer cells dyan, no? At kapag meron na hong metastasis o meron na hong kapag kumalat na po yung thyroid cancer, halimbawa ho sa buto, sa lungs, ganyan, pupuntahan din po yun ng iodine 131. Pupuntahan niya po yun para i-damage or i-destroy yung thyroid cancer metastasis. At makikita ho natin yan kapag nag-post-therapy body scan ang isang pasyente. So, sino ho sa inyo, sa mga nanonood po, ang may hyperthyroidism? Or sino ho sa mga nanonood dito ang merong thyroid cancer or nag-undergo na po ng radioactive treatment? Yan. Okay. So, siguro ang tanong nyo po, ito bang radioactive iodine treatment ho na ito ay safe ba? No? Safe ba ito? Marami na ho actually yung pag-aaral na ginawa dito sa radioactive iodine na to. More than 70 years na sa mga European countries, sa United States, etc. At yung mga pag-aaral na ito showed that there is an extremely small excess risk of cancer from the treatment of radioactive iodine. Pero nakita ko nila sa mga pag-aaral nila na yung benefit
yung benefit ho ng paggagamot ng overactive thyroid gland o ng hyperthyroidism far outweighs yung risk po ng low cancer risk po kapag kayo po ay nag-undergo ng radioactive treatment. So, maganda po kung maipapaliwanag ho yan ng doktor ninyo. Kaya nga po kami gusto ko namin ibigay sa pasyente yung pinaka-low dose as possible na makakagamot po sa sakit po ng pasyente, no? So, ano ho ba yung mga side effect ng paggagamot po ng radioactive treatment? So, kapag kayo po ay uminom ho ng radioactive iodine, maaari ho na mamaga po yung thyroid gland, yung neck nyo, or yung thyroid gland po ninyo, no? Yung ibang pasyente, sabi nila parang sumisikip yung dito sa leeg ho nila. Yung iba naman po parang tender, no? Yung tender ibig sabihin po parang masakit. Yung iba nagsuswell. Lalo na po kapag malaki po yung thyroid gland po ninyo. Ano pa ho? Yung iba ho parang nasusuka sila. Yung iba naman ho parang namamaga ho dito. Lalo na ho yan sa mga high dose na radioactive iodine treatment sa mga thyroid cancer patient. Karaniwan ho side effect po niyang pag-iinom is mamamaga po. Parang slightly po nagsuswell po yung salivary glands po nila dito. Kaya po, yung sa mga thyroid cancer patient, pinapayuhan ho namin sila na kapag na kumain po ng medyo maasim na prutas habang ongoing po yung treatment po nila. Yung ibang pasyente naman ho, nagda-dry yung bunganga nila o nagda-dry yung lito po nila. Yung iba naman, nagkakaroon ng dry eyes, etc. Ganun. So, yun lang ho, very mild lang ho ang side effect po ng radioactive, no? Yan. So, karamihan ho sa mga pasyente ho na nag-undergo ng radioactive iodine dahil sa thyroid cancer, yun po yung mga nararamdaman nila. Pero ito po mga nararamdaman na ito ay lumilipas din yan pagkaraan ng ilang araw. Sa mga may hyperthyroidism naman po, ang nararamdaman ho nila is konting sumasakit po yung dito niya sa neck tenderness po. Pero ho kasi kaya ho yung mga patient ho ay hindi nila masyado nararamdaman itong mga side effect na to kasi meron ho kaming binibigay na gamot para ho hindi nila maramdaman o para ho maiwasan po yung mga side effects na to. Yun, no? So, sa ano po, sa thyroid cancer po, sa thyroid cancer ho, karaniwan ho, nagbibigay po kami ng mataas na dose ng radioactive iodine. Nag-range po yan, depende po, 100 MCI hanggang 150 MCI or 200 MCI. Depende po yan kung gaano ho kalala yung thyroid cancer. Halimbawa ho, yung thyroid cancer ay kumalat na po sa kulani, no? Nakita doon sa operasyon na involved na po yung kulani. So, nagbibigay ho kami ng mas mataas po na dosage. Halimbawa naman, yung thyroid cancer ay kumalat na po sa lungs o kaya sa buto. Mas mataas po ang binibigay namin na dosage ng thyroid cancer. So, yun po. Karaniwan ho yung mga types ng thyroid cancer na binibigyan ng radioactive iodine, yun ho yung papillary cancer at follicular cancer. Hindi po kami nagbibigay ng radioactive sa mga undifferentiated thyroid cancer. Katulad ho ng merong tawag dito ng mga anaplastic carcinoma, ganyan, hindi ho kami nagbibigay ng radioactive. Ang kadalhilanan po dyan ay dahil po hindi po effective ang radioactive sa mga ganitong klaseng cancer. Sa mga anaplastic carcinoma ho, ang binibigay ho namin usually ay mga chemotherapy. No? So, i-refer natin yan sa mga medical oncologists
para mabigyan ho sila ng chemotherapy. So, yun po. So, ang tanong ho, safe ba na kapag halimbawa nag-radioactive iodine ho kayo, no? Safe po ba na magbuntis? Ayan. No? Yan ho yung mga ano nila yung karaniwang tinatanong lalo na sa mga kababaihan, no? So, ang payo ho namin dyan sa mga babae na nag-undergo ng radioactive, especially yung mga high dose po. Pag mga low dose lang po, ibig sabihin ho ng low dose sa mga pasyente ho na nag-radioactive dahil ho sa hyperthyroidism or toxic goiter, at least 6 months po na hindi pwede magbuntis after mo mag-radioactive. Sa mga thyroid cancer naman po, at least ho 1 year, no, na hindi ka muna magbubuntis. Ang dahilan ho nito ay dahil po mas mataas po yung risk na baka makunan ho kayo after nyo hong mag-undergo po ng radioactive pag nabuntis ho kayo kaagad. Pero yung sa experience ko ho, kasi minsan ho talaga, hindi rin naman ho natin maiiwasan talaga na mabuntis ang mga pasyente. Kahit sinabihan nyo po sila na hindi mo na magbubuntis, nabubuntis. Sa experience ko po na may mga nangyaring ganun sa mga pasyente ko, hindi naman ho, halos wala po ako naman na encounter. Pero just the same po, mag-iingat po kayo kapag kayo nag-radioactive, ay hindi po dapat kayo muna mabubuntis, no? So, sino naman ho yung mga tao na hindi dapat mag-receive ng radioactive? Na ito po yung mga pasyente na hindi dapat mag-undergo ng radioactive. Number one, syempre, kapag buntis ang pasyente. So, pag magre-radioactive ho, dapat hindi ho buntis. Kaya nga ho, tinatanong ko kung ikaw ba ay buntis, ikaw ba ay buntis, or may chance ba na buntis ka kasi nagpapa-tawag lang yung pregnancy test bago mag-undergo ng radioactive para sigurado lang po. O kaya, yung iba naman, sinasagot nila, Doc, menopause na po ako, or Doc, nalaygate na po ako. So, pag mga ganon, hindi na po namin pinapa-pregnancy test or yon. So, ang radioactive treatment ay hindi binibigay sa mga pasyenteng buntis. Ano? Bakit ho? Kasi yung radioactive iodine, pwede ho siyang mag-cross dun sa placenta. Ibig sabihin ho nun, yung radioactive iodine, pwedeng pumunta siya sa baby at maaring maapektuhan yung thyroid gland ng baby. Pangalawa ho, sa mga pasyente hong nagpapasuso, nagbe-breast feeding, kasi ang radioactive iodine, maaari din po siyang lumabas doon sa gatas. Sino ba po? Yung mga pasyente ho na suka ng suka, yung mga ganyan, regularly na parang nagvo-vomit lagi, hindi namin sila bibigyan muna hanggat hindi gumagaling yon. At yung mga pasyente ho na merong active na thyroid eye disease, yung sobrang luwang-luwa po yung mata, na halos manlalabo yung paningin, at pwede rin naman ho actually magbigay ng radioactive sa mga ito, basta ho, nag-treat ho sila ng steroid, no? Nabigyan ho sila ng steroid para makontrol ho yung tinatawag na Graves' ophthalmopathy or orbitopathy, o better po na dapat normal ho yung kanilang thyroid function test bago ho magbigay ng radioactive. Kasi minsan ho, kapag hindi ho controlled ang hyperthyroidism ng pasyente, tapos nagbigay ka ng radioactive treatment, maaari ho na lumala po yung pagluwa po ng mata. No, so yun. Ang mga pasyente ho na merong
nodular goiter, no? Yung mga may bukol-bukol yan na hyperthyroid po. Pag nagbigay ho kayo ng radioactive treatment, ay maaari talagang lumiit yan. Lumiliit talaga ho yung thyroid. So, tatanungin niyo ho siguro, Doc, paano ba ginagawa yung radioactive iodine? No? O kaya, Doc, nakakaano ba yan? Nakakalagas ba ng buhok ang radioactive? Kung sa paglagas ho ng buhok, hindi po nakakalagas ng buhok ang radioactive. Ang mga pasyente rin ho, hindi rin ho nakaka-induce ng pagsusuka. May mga pasyente ho na nagsusuka, pero ang ginagawa ho namin, nagbibigay na ho kami before pa po ano, ng gamot sa pagsusuka para hindi siya magsuka. Pero actually, hindi ho, bibihira po yung patient ko na nagsusuka, wala po halos. Wala po halos. So, how is radioactive iodine taken? Paano ho namin binibigay itong radioactive na to? Actually, hindi po lahat ng doktor ay license po na magbigay po ng radioactive iodine. Actually, dito ho sa lugar namin, isa po ako sa doktor na maaari magbigay po ng radioactive. Parang dalawa lang po yata kami dito sa buong region 2 na allowed, na license na magbigay ng radioactive iodine. So, paano po ba ito binibigay na? Ito pong gamot na radioactive iodine, hindi po ito basta-basta binibigay po, no? Hindi po sino-sino lang ang nagbibigay po nito. At ang gamot na ito, hindi po yan nabibili lang sa mga buti-butika, no? Hindi po yan nabibili sa mga pharmacy, hindi po, no? Na itong radioactive iodine na to, sa pagkakaalam ko ho, sa buong Pilipinas ho, dalawa lang po ang nagsusupply ng radioactive iodine. Dalawang kumpanya lang po ang nagsusupply. Kasi itong iodine 131 na po na ito, ay galing pa po yan. Actually, ini-import po nila, galing pa po yan sa ibang bansa. Yan. So, paano ho ba ito iniinom, no? Kapag low dose po, ibig sabihin ng low dose po na radioactive, yan po yung mga binibigay namin sa mga may hyperthyroidism or toxic goiter. Paano pa binibigay yan? Ano lang ho yan? Syempre, hindi ko ho i-detalyo sa inyo yung buong proseso po na pag na-deliver na po yung gamot. Pag na-deliver na po yung gamot, may mga measurement po kaming ginagawa. Meron ho kami ng tinatawag na dose calibrator. Isa-isang kapsula po, chinecheck ho namin kung tama yung dosage na ibibigay po sa pasyente, no? So, chinecheck ho muna namin yung mga bawat capsule na ibibigay ho namin sa pasyente kung tama ba yung dosage, no? Ang radioactive iodine ho ay in general ho, capsule po yan. Nakakapsula po yan. Pero meron din ho ibang centers po, katulad ho sa Manila po, na ano po siya, ng liquid. So, dalawang form ho yan, either capsule or liquid. Pero mas preferred ko po yung capsule kasi hindi na ho, hindi na po yung hinahati-hati po, hindi na ho ganon. Kasi mas mataas po yung risk po ng tinatawag namin na mga contamination or spillage kapag ganon ho. So, capsule po yan. So, ang gagawin lang po dyan is, yung capsule ho na yun, ininumin nyo lang po. So, kapag pupunta ho kayo for radioactive, magdala ho kayo ng tubig. So, ininumin lang ho yun, no? Tapos, yun po, wala naman ho kayong mararamdaman. Wala naman po. Pero ang ano ho natin doon is, kapag kayo po ay mag-radioactive, pinapahinto po namin yung anti-thyroid drugs, no? Kailangan ihinto po yun. Hinihinto po namin yon, pero depende rin po sa lagay po ng pasyente, no? So, in general ho, hinihinto yon ng mga isang linggo, limang araw hanggang isang linggo, para ho maganda po yung uptake
nung radioactive dito po sa thyroid. No? So, i-discuss na po ng doktor niyo po yan. Yung mga beta blockers, so yung mga nakapropranolol sa mga hyperthyroid patient, ay pwede rin ang pwede pong ituloy na gamot yon. Kahit anong gamot po, yung propranolol ninyo, yung calcium ninyo, kahit mga gamot nyo pang high blood, gamot nyo pang diabetes, tuloy nyo lang po yan, walang problema po. Ang ipapahinto lang po natin ay yung mga anti-thyroid drugs. No? So, ano pa yung pwede nyong tanong? Ang tanong po dyan, Doc, pwede ba akong makihalubilo sa mga tao sa bahay namin? Yan, no? So, i-avoid nyo ho muna yung tinatawag ho na close contact. Ano ba yung close contact na yun, no? Avoid nyo po yung close contact sa mga baby, sa mga bata na under 5 years old, sa mga pregnant patient. Ang general rule dyan is an arm's length. Parang ganyan po. Yung ibang libro ko, sinasabi nila ho na 1 meter away. Yung ibang libro ko, sinasabi na 6 feet away. Yan. Basta ho, ang gusto lang hong sabihin nito, i-avoid nyo po yung close contact. Halimbawa ho, yung may baby ho kayo, kakargahin nyo siya ng matagal, ganyan. O kaya, tatabi ho kayo sa mga anak nyo sa pagtulog, isa-separate ho muna ang inyong tulugan, no? Kahit po for about a week po, ganon. At the same time ho, yung mga kubiertos nyo po, yung inyong mga kutsara, tinidor, ihihiwalay din ho ninyo yan. Tapos kapag kayo po ay mag-CCR, mag-iihe, dudume, bubuhusan nyo ho yan ng 3 beses, no? Ano pa ho ba yung mga pinagsuotan nyo po, itatabi nyo ho muna. No, itatabi nyo ho muna sa kanyo po lalamhan. Not necessary po na itatapon nyo, hindi naman ho. Ano ho ba yung, bakit ho gano'n ang ginagawa? Kasi po, nagde-decay ho. Meron ho kami yung tinatawag na decay, no? Yung gamot na binigay sa'yo, radioisotopian. Sa iodine-131 ho, 8 days po yung half-life. So, nagde-decay yan. Ibig sabihin ng nagde-decay, habang tumatagal po, pawala ng pawala po yung radioactive. Yun po. So, yan. So, tatanungin nyo naman ho, no? So, ilagay nyo na ho yung mga tanong nyo ho dyan. Kasi pagkatapos ko hong mag-lecture, ay sasagutin ho natin isa-isa yan, no? Okay? So, ano naman ang mangyayari pagkatapos ng ano ng radioactive treatment, no? So, pagkatapos ho ng radioactive treatment, i-monitor po kayo. After radioactive treatment, kapag sa mga hyperthyroidism, pinapabalik ko sila after 2 weeks and then after 6 weeks at kinukuhanan po ng FT4 or TSH, no, yung thyroid function test. Yung after 2 weeks, kaya po sila pinababalik para makita ko kung ano ba, may side effect ba yung gamot, kumusta na ba yung pasyente, ano ba ang heart rate ng pasyente. Kasi pwede naman hong ibalik yung mga propranolol, etc. Para ho makontrol yung heart rate ng pasyente. Kaya kung po sila pinapabalik after 6 weeks, para alam ho natin kung sila na ba ay naging hypothyroid. Kasi yan ho ang isang pwedeng mangyari kapag kayo po ay nag-undergo ng radioactive treatment. Actually ho, wala hong single correct dose sa radioactive. At about 10% ho talaga ay yung iba kailangan umulit ng radioactive, yung iba naman nag-hypothyroid na, no? Yan. So, sa mga ano naman, sa mga hyperthyroidism na nag-undergo ng radioactive,
almost 50% or two-thirds sa kanila, 50 to 70% ay nagiging hypothyroidism. So, very important talaga na ako po kasi nagbibigay lang ako ng mababang dose at depende din ho doon sa computation kung ilan po yung dose na ibibigay sa iyo, no? So, kailangan ho talagang mag-follow up kayo sa inyong doktor. Kasi ho, kung hindi ho kayo mag-follow up at naging hypothyroid na po kayo, kailangan nyo ho talagang maggagamot ho kayo. Ang hypothyroidism po, very easy lang ho yan na gamutin. Hindi ho katulad ng hyperthyroidism. Pag sinabi mong hypothyroidism, kulang ka sa hormone. So kapag kulang ho kayo sa hormone, iinom lang ho ng levothyroxine gagaling na po yan or magno-normalize na po yan. So ang tanong nyo ho siguro, Doc, pwede bang mag-radioactive itong mga bata, no? Or Doc, pwede bang mag-radioactive ang teenagers? Actually, option naman din ho yan. Pero dahil po sila ay bata pa, hindi po yan ang first line of treatment. Yan po ay second line lang of treatment after anti-thyroid drug. So, kapag ang anak niyo ho ay bata or teenager po, hindi ko ho i-recommend na mag-radioactive yan. Mas gusto ko ho na i-maintain muna siya sa anti-thyroid drug, yung mga metimazole, mga ganyan, mga thionamides, yan, mga ganyan. So, hindi po first line of treatment sa kanila ang radioactive. Magtatableta ho muna sila, no, hanggang makontrol. So, yun po, no? So ano pa ho ang pwedeng mabigay ho natin sa inyo na tips po. So, actually hanggang doon na lang din po talaga yung lecture natin. So, in summary po, ang radioactive iodine treatment, huwag ho kayong matatakot sa radioactive iodine treatment. Kasi sinasabi ng mga patient, radiation. Hindi po radiation yan. Magkaiba po ang radiation, no? At saka yung radioactive iodine treatment. Ang radioactive iodine treatment, ayon sa mga pag-aaral, it is generally safe po, well-tolerated, at talagang napapagaling niya ang mga pasyente ho na may hyperthyroidism. Yan po. At saka especially po mga thyroid cancer na pasyente. So, yun po. Tapos, with regards to the side effect, very minimal lang ho ang side effect niyan. Pero yun nga po, kapag nag-radioactive po ang isang may hyperthyroidism, may chance ho talaga na eventually ay magiging hypothyroid na po. So, yan. So, kung kayo po ay may hyperthyroidism or thyroid cancer, magtanong lang ho kayo sa inyong doktor kung kailangan nyo ho na mag-undergo po ng ganyan. Especially ho sa mga pasyente ho na sila po ay mag-abroad, no? Hindi ho sila karaniwan na pumapasa sa medical nila kung sila po ay may hyperthyroidism. At na delikado po na kayo po ay mag-abroad na meron kayong hyperthyroidism kasi maaaring abutan ho kayo ng komplikasyon habang nasa abroad ho kayo. So, pag ganun ho, mahirap po yun, no? Mahirap po. So, ayan. So, yung mga tanong po ninyo. Magsimula ho tayo sa pinakauna. So, thank you very much ho. Madrid, kay Mindra Reynaldo, watching daw siya, Reynaldo Agatep, Emma Malyari, Emily Reyes, Cynthia, Pusing, Mehan Raffles, Evangeline Milay, Cynthia Pusing, Amen Sabi, Richelle Directo, hello po, Basco Fe, good evening, Manuel Tandayo, Clarissa Arcega, good evening, sino ko sa inyo ang nag-undergo na po ng radioactive? No, ako po dahil RAI ablation po, sabi ni Ma'am Clarissa Arcega.
Cynthia Pusing, hello, good evening. Glossa Gawiran, Rachel Directo, hello po, good evening po, sabi ni Ma'am Rizaline Umawid. Marina Bilog, kilala ko to si Ma'am Marina Bilog, good evening, sabi niya. Emmy Mateo, Dorcas Tuazon, Jelizabeth Valle, Jackie Puto, Lourdes Mendoza, MGMG, good evening daw, sabi niya. Si Richelle Balmes Laman Edusor, may hyperthyroidism po ang asawa ko. May gamot ka na ni Yomar din. MWF niya po tinitake. Need niya po ba ang radioactive iodine? Kasi ma'am, kapag may hyperthyroidism ang pasyente at tinitaper down na natin ang kanyang neomergin, maaari ho na kaya ko ko binababaan yung neomergin niya o yung carbimazole niya ay dahil po normal na po ang TSH level po niya. Kaya po binababaan ko na po yan, no? So, actually, kung gusto niyo ho talaga na ano na po, na gumaling na po ng mas mabilis, pwede ho siyang mag-undergo ng radioactive iodine treatment. Pero kung gusto niyo ho na doon muna tayo sa tableta, pwede rin po. No? Usually ho, maaga ko hong nire-recommend ang radioactive treatment sa mga pasyente ho na may komplikasyon na ho. Halimbawa, may komplikasyon na siya sa puso o lumuluwa na yung mata niya, o kaya nagkakaroon ho siya ng tinatawag na thyrotoxic paralysis, yung nanghihina yung mga paa niya, maaga ko pong nire-recommend ang radioactive sa mga pasyente ganyan. Pero kung okay lang naman mo, walang komplikasyon, ganyan, pwede naman mo nating subukan ng tableta. Hello po Ma'am Liza Agaraw, Loida de la Cruz, Joel Vitalal, Jeanette Visitacion, Joy Rossi, good evening po, Mary Jane Fronda, Girly Vea, good evening Doctora Girly Vea from Ilagan City. Hello po, Ma'am Girly Vea. Maricon Villuan, good evening. Marilyn Nudo, Riza Lopez, Virgie Padaka. Hello po, Ma'am Virgie Padaka. Nag-send na naman siya ng 50 stars. Thank you po, Ma'am Virgie Padaka. Cory Hornada, Gianna Cardona, bless evening, Dr. Pilar, Joanna BC, hello, Cory Jornada, good evening po from Capiz, Galeng Gulapan, hello, Emmy Fragata, hello, Dr. Good evening, si Noraida Digandang, Mary Jane Fronda, hello, Lloyd De La Cruz, sino pa ba ito? Jay Japitana, Salvador Kabawatan, hello po, Catherine Pine, ayan, Joy Cortez, Lizette Antonio, Noemi Dumapao, Rosalyn Agonoy, Cory Hornada, ayan, Cesar Lalata, Gidibet Asherto, hello, good evening, Gidibet, Rosita Kasumpang, hello po, Sherry Lamog Pantig, may tanong po ako do, kahit ba hindi toxic yung goiter, pwede po siya mag-undergo ng radioactive? Hindi po Ma'am Cheryl Lamog Pantig. Ang nire-radioactive iodine lang po natin ay ang hyperthyroidism. Bakit po? Kasi po kapag hindi po toxic goiter yan, hindi niya po na-uptake yung radioactive or iodine. Pero may mga kakilala po akong doktor sa Manila po na kahit hindi po hyperthyroid ay nire-radioactive nila. Yun po yung practice before pa yon. Pero sa ngayon po, ang sa training ho namin ay nagbibigay lang ho kami ng radioactive sa mga pasyenteng na hyperthyroid at saka sa mga toxic goiter. Abby Kids, Vivian Delgado, Fred Calnif, hyperthyroid po ako, patient yun po ako, ma'am. Sabi ni Rods Rica Blanca, si Mary Jane Fronda, may hyperthyroidism daw siya. Lillian Galapon, hello. Roxanne Guillab, Aris Mariano, Liam Pualba Agat, Mayra De La Peña, Filipina Valderamas, Isagani Mamaril, good evening po. And Lloyd De La Cruz,
May hyperthyroid po ako. Pag nag-RAI, hindi na bababalik ang sakit. Ma'am Lloyd de la Cruz, maaari po matunaw na po ang thyroid gland po ninyo pag kayo po ay nag-radioactive treatment. Pero depende po yan kung i-recommend po sa inyo ng inyong doktor. Baka ho kasi controlled naman po ang iyong hyperthyroidism. Kaya hindi po niya nire-recommend. Alma Santos Labuget, Isa Camacho. Isa po ako sa mga patient ni Doktora. May hyperthyroidism din po ako. Ang masaklap pa po, buntis pa po ako, Doktora. Naku, hindi masaklap ang pagbubuntis, ha? Ano yan? Blessing ho yan, Ma'am Isa Camacho. Ibig sabihin ho niyan, kailangan lang ho dyan, kapag may hyperthyroidism kayo, na buntis kayo,